Nakamamangha po ang yaman ng dagat sa Benham Rise. Yan po ang idineklarang bagong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Hitik yan sa iba't ibang uri ng isda, kabilang ang pinakamahal na isda sa mundo. Nakatutok at nagbabalik si Marisol Abdurrahman, eksklusibo. Nabighani ang mga Filipino marine scientists nang makita ito. 100% puro coral reef, walang bakas ng illegal fishing. Bahagi ito ng bagong teritoryo ng Pilipinas, ang Benham Rise na may lawak na 13 million hectares sa ilalim ng dagat. Sa mapang ito, makikita ang lokasyon ng Benham Rise. Kung makikita ninyo, nasa silangang bahagi ito ng Luzon. At ang laki nito, nasa isa't kalahating sukat ng Luzon. Hindi rin ito nalalayo dito dahil nasa 100 nautical miles lamang ang distansya nito o 185 kilometers mula sa Luzon. Nito lamang 2012, inaward ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ang Benham Rise bilang bagong maritime domain ng Pilipinas. Gamit ang makabagong teknolohiya, sinuong ng mga grupo ng mga marine scientists at technical drivers mula sa BFAR, UP Marine Science Institute, UP Los Baños, Philippine Navy and Philippine Coast Guard at grupong Oceana. 120% coral cover siya kasi patong-patong siya kumbaga. Tapos sobrang vast niya, kung titignan mo, parang anlayo na pero puro corals pa rin siya. Aside from the tunas nga, which are very, very important, hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yun nga, yung diversity ng corals na sinabi ni Marian kanina. Napaka-importante kasi wala na tayong lugar dito sa Pilipinas na may ganun. Doon lang na lang talaga yung natitira. Pero kung sa akin, it's our last frontier when it comes to the coral diversity. Sa dagat naman, o sa tinatawag na water column ng Benham Bank, ang breeding ground ng iba't ibang uri ng isda, kabilang na ang iba't ibang species ng mamahaling tuna na ni-export sa European Union, Amerika at Japan. Bagamat patuloy pa ang pag-aaral, malaking bagay raw ito sa usapin ng food security sa bansa. Nasa water column, yun yung mga tunas. And data coming from BFAR kasi sila yung nag-study talaga, showing a lot of promise. May mga threats tayo on climate change, may anthropogenic threats tayo. Meron tayong Benham Bank na pwedeng maging source, posibleng maging source at refuge ng mga reef fishes natin sa Philippines. Ayon sa BFAR TFA, maaari rin daw magsagaw ng seismic study para malaman kung tulad din ito ng West Philippine Sea na may gas at oil deposit. Kailangan malaman kung ano yung mga nasa subsoil and seabed, no? Kung may mga oil and gas deposits, mga minerals na andun. So, bukod din sa resources na nasa water, no? Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras.